Magandang araw mga mare, alas 6 pa lang yan ng umaga at ayan, ganyan na yung sitwasyon dito sa loob ng bahay. Basa na nga dahil nga maaga pa lang, sobrang lakas na nga ng ulan. Buti na lang at nagising ako ng maaga mga mare kasi nga tumatalsik na yung tubig dito sa may higaan namin. Gising na nga din pala si Bibi Amelia din dyan mga mare kasi nga nawala nga ako sa tabi niya. At maya maya naman mga mare, bali bumangon na nga din ako at ito magpre-prepare nga ako ng aming umagahan. Meron pa akong tirang kanin kagabi mga mare, kaya naman ito at ito nga yung sasangagin ko. Nagluto na rin ako ng 3 pirasong sunny side up egg mga mare at yan yung ipaulam ko sa mga bata at saka dinagdagan ko na lang ng breakfast longganisa. Naalala ko nga mga mare na hindi pala kumakain ng sinangag na kanin si Bibi Amelia, kaya naman ayan, binilhan ko na nga lang siya ng pancake. Kumakain din naman si Ate Sabrina ng pancake mga mare, kaya ayun, yun na lang yung kinain nilang dalawa. At saka kumain na nga rin ako ng aking almusal. Tara at kain po tayo mga mare. Pagkatapos ko naman din kumain at papakain yung mga bata mga mare, ayan, pinaliguan ko nga lang din sila dahil kahapon hindi nga sila naligo. Tingin ko kasi sa kanila mga mare kapag nga hindi nga nakaligo kahit isang araw lang ay sobrang init na nga at pinagpawisan nga ng sobra at sobrang lagkit nga ng katawan, lalong-lalo na nga itong panganay ko na si Ate Sabrina. Alam nyo ba mga mare na kahit nga sobrang lamig nga ng panahon ay gusto pa rin nilang mag-electric fan at ayaw pa talaga mag-boom? Ganon din ba yung mga anak nyo mga mare? Anyways, tapos ko naman ding mabihisan papakain yung mga bata mga mare or maasikaso, eto naman ako at nagligpit-ligpit naman ako dito sa mga kalat. Pagkatapos ay nagligpit nga ako dito sa hinigaan namin. Hindi ko pa nga sana ililigpit yan mga mare kasi masarap pa nga humilata. Kaso lang basa na nga dito sa gilid ng aming higaan. Kaya naman dali-dali ko nga yung iniligpit lahat mga mare at magpupunas nga ako para naman hindi nga mabasa yung kutsyon. At pagkatapos ay pumunta naman ako dito sa may kusina at i-refill ko nga yung nabili ko kaninang kape at asu. Hindi ko pa naman nalalaman itong aking seasoning jar mga mare, kaya naman dito ko na muna ilalagay yung kape ko at asukal pansamantala. Namimiss ko na nga din kasing magkape mga mare, kaya paminsan-minsan tumitikim ako ng kape. Ganitong black coffee lang yung tinatanggap ng tiyan ko ngayon mga mare at yung mga 3-in-1 ay hindi talaga, nasusuka ako at nadudura. Anyways, bago ko man refill yung coffee tsaka sugar mga mare, ay pinunasan ko nga din muna yung mga condiments jar bago ko nga sila ilagay dyan. Ito ko na ilalagay muna sa gilid itong aking mga condiments jar mga mare at ayan, pinunasan ko nga din muna bago ko sila ipatong dyan 3. At eto na naman mga bandang hapon mga mare, sobrang lakas na nga ng ulan at ayan ako at inaayos ko nga yung dito sa may bintana kasi nga pumapasok na talaga yung tubig at napabasa na nga dyan sa loob ng bahay. Bukod dyan sa tumutulo dyan mga mare, meron pa talaga doon sa baba at sa ilalim nga ng aming drawer.